Revolusyonaryo. Pinansagan siyang ama ng himagsikang Pilipino. Siya ang nagtatag at lumaon ay naging supremo ng kilusang katipunan na naglayong makamtan ang kasirinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagpasimula ng himagsikang Pilipino. Kinikilala rin siya ng mga ilang dalubhasa sa kasaysayan bilang unang pangulo ng Pilipinas. Subalit hindi siya opisyal na kinikilala. Ang mga magulang ni Andres Bonifacio ay sina Santiago Bonifacio at Catalina de Castro ng Tondo, Maynila at panganay siya sa limang magkakapatid. Ang kanyang mga kapatid ay sina Siriaco, Procopio, Troadio, Espiridiona at Maxima. Mananahi ang kanyang ama na naglilingkod bilang Teniente Mayor ng Tondo, Maynila. Samantala ang kanyang ina naman ay isang mestisang ipinanganak mula sa isang Kastilang ama at isang inang may Pilipinong may lahing Chino. At bilang kaugalian, isinunod ang pangalan niya sa kapistahan ng santo ng araw ng kanyang kapanganakan, si San Andres. Naulila sa magulang ng maaga sa edad na 14, si Andres Bonifacio. Naging tendero siya ng ratan at pamaypay na gawa sa papel de hapon. Nagtrabaho din siya bilang bodegista. Nahilig siyang basahin ang mga nobela ni Jose Rizal at nang itinatag ang La Liga Filipina ay sumapi siya kasama ni Apolinario Mabini. Bagamat mahirap ay mahilig bumasa at sumulat ng mga bagay na may kapuluhan si Andres Bonifacio. Lalo na kung ito ay tungkol sa bayan, karapatang pantao at kasirinlan ng inang bayan. Siya ay may diwa ng paghihimagsik laban sa malupit na mananakop na Kastila. Siya rin ay nagnais na magbangon ng pamahalaang malaya na naging daan upang kanyang maitatag ang katipunan na kakatawan sa himagsikan at upang maging wasto at panatag sa kanyang adhikaing kalayaan ng bayan. At noong 1892, matapos dakpin at ipatapon si Rizal sa dapitan, itinatag ni Bonifacio ang katipunan o kilala rin bilang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK, isang lihim na kapisanang mapanghimagsik na di naglaon ay naging sentro ng hukbong Pilipino mapanghimagsik. Kasama ni Bonifacio ay sina Valentin Diaz, Diodato Arellano na bayaw ni Marcelo H. Del Pilar, Teodoro Plata na bayaw naman ni Bonifacio, Ladislao Diwa at ilang manggagawa sa pagtatag ng katipunan sa Calle Azcaraga o kilala ngayon na Avenida Claro M. Recto. Sa pagtatag ng katipunan, kinilala si Andres Bonifacio bilang ama ng revolusyon sa Pilipinas. Si Bonifacio at ang kanyang mga kasamahan sa katipunan ay may iisang layunin na marahil ay siyang naging dahilan upang ang kanilang pakikipagdigma ay naging matagumpay. Sa katipunan, supremo ang kanyang naging titulo at pinaglaon nang itinatag niya ang pamahalang mapaghimagsik ay tinawag siyang Pangulo ng Haring Bayang Katagalugan. Dito rin niya nakilala si Gregoria de Jesus na tinawag niyang Lakambini. Noong August 23, 1896, sa maliit na baryo ng Pugadlawin sa Balintawak, ay tinipon niya ang mga katipunero at isa-isa nilang pinunit ang kanilang mga sedula. Sa gitna ng revolusyon ay isang halalan ang naganap sa Dejeros, Cavite. Sa kahilingan ng mga katipunerong Magdalo na ang lumahok ay mula sa Cavite lamang. Nanalo sa pagkapangulo si Emilio Aguinaldo na siyang leader ng katipunang Magdalo at ang supremo naman ay naihalal sa mababang posisyong tagapangasiwa ng Panloob. Dahil sa ang mga kasapi ng Magdalo ay mga may kayang tao sa hilagang kanlurang bahagi ng Cavite ay ayaw nila kay Andres Bonifacio. Sapagkat ito ay laki sa hirap at ayaw nilang tanggapin na sila ay pinamumunuan ng isang mahirap na kagaya ng supremo. Kaya't minaliit nila ang kakayahan ni Andres Bonifacio.
nang sinubukan ng mga kasapi ng Lupon ng mga Magdalo na usisain ang kakayahan ni Andres Bonifacio na gawin ng tungkulin ng isang tagapangasiwan ng Panloob na ayon sa kanila ay gawain lamang ng isang abogado ay nainsulto si Bonifacio. Kaya idiniklara ng Supremo bilang Pangulo ng Katipunan na walang bisa ang naganap na eleksyon dahilan sa pandaraya sa botohan ng mga Magdalo. Dahil dito, kinasuhan si Bonifacio ng sedisyon at pagtataksil ng mga Magdalo. Habang hindi pa nakakaalis ng Cavite, siya ay ipinahuli at ipinapatay ni Aguinaldo sa kanyang mga tauhan. Iniutos kay Mariano Noriel na ibigay ang hatol sa isang selyadong sobre kay Lazaro Macapagal. Iniutos ang pagbaril kay Bonifacio kasama ang kanyang kapatid na lalaking si Procopio Bonifacio noong May 10, 1897 malapit sa bundok Nagpatong o bundok Buntis. At doon na nga nagtapos ang buhay ng ating bayani na si Andres Bonifacio. Nakakalungkot lang isipin na ang tao na itinuring na ama ng Katipunan na walang ibang ginawa kundi ipaglaban ang kalayaan ng ating bansa ay pinatay ng kanyang kapwa Pilipino.